Hi guys, welcome to my online training. Congratulations sa mga participants. Thank you sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Kumusta din ang aking mga uplines, mga crosslines sa buong mundo? Kumusta po tayong lahat? Alam ko na naka-quarantine pa rin tayo, pero ipagpatuloy lang natin ang ating mga pangarap. Dahil soon matatapos din ang ating mga pagsubok sa buhay. Okay, so yung topic ngayon ay about yung 5 stages of commitment. Number 1 is visualize, number 2 is internalize, number 3 is practice, number 4 is achieve, and number 5 is commit to life and success. Okay. And how do we commit success? Number 1 is yung visualize. Pero bago ang lahat, ano nga ba itong commitment? Commitment po ay ito yung katapatan. Ito yung powerful word. It is an object. Na ito kapangyarihang salita sa ano ito, kapag gumawa ka sa isang bagay or sa isang tao or sa isang lugar or kahit anong mga promises na i-promise mo sa isang tao ay kailangang tuparin. Sa Ilocano nga ang sabi namin ay kahit uray numatay tibagi numatong paltikari. Ayun, kasi yung commitment ay napaka-importante sa ating buhay. Okay, pag prinamis mo ng isang bagay sa tao ay kailangan mong tuparin. Okay, so yan yung commitment. It's a powerful word. When you commit something to someone, place, or whatever, it is an object. Okay, so yung number 1 is yung visualize. First stage is visualize. Visualize is ito yung something you look in the future daily. Visualize na nakikita mo sa sarili mo, sa family mo, sa pangarap mo, at gusto mo ring mag-travel, ano pa sa kung ano yung mga nakikita mong magiging kagandahan ng ating company. Ito yung mga araw-araw na napupunta or napag-iisipan natin, parang nakikita natin na mangyayari, na visualize natin yung maaaring resulta ng ating mga iniisip. Kahit matutulog ka na nga lang, na visualize mo pa rin na bukas kailangan kong gumising ng maaga dahil meron akong isang prospect na na-meet. Ayun, para sa sarili mo. Para sa family mo naman ay kung ano yung mga ikakaganda ng ating family. Ayun, ay binubuhos natin lahat ang ating mga effort para magkaroon lang ng magandang kinabukasan ang ating mga family. Okay, saan din? Saan pa? Sa dream din natin, syempre, na-visualize din natin na yung dream mo ay soon or very, very soon ay matupad. Okay? And then, of course, sa network mo, na-visualize mo din na yung network mo ay someday ay lalaki din yung organization mo. Then yung pag-travel mo, kailangan mo ding isipin na soon, pag
nagkaroon ka na ng maraming gift certificate or gift travel certificate, ay ready ka nang mag-travel sa ibang lugar para naman ma-experience mo yung atmosphere ng ibang bansa. So ito yung mga visualize na araw-araw nating nakikita sa ating pag-iisip, sa ating paningin, sa ating mga dreams. Ito yung pumapasok sa atin bawat oras, bawat minuto, lahat para sa sarili, para sa family, para sa dreams, kung paano ka makapag-travel at anong magandang ibibigay ng ating, mas magandang ibibigay ng ating company. Okay? And then number two is yung second stage is internalize. Ito naman ay is within to empowers you to take off of your vision. Okay? Ito ay mula sa inyong palagay. Internalize. Ito yung internalize na araw-araw na pinag-iisipan din natin. Ito yung mga proseso ng ating sarili. Ito yung gaano mo ito gustong gawin ng soon. Gusto mong magawa sa madaling panahon. Ito yung na-internalize. It's from within you think. Ito ay mula sa iyong palagay. Okay? Ito rin yung mga naiisip nating araw-araw na proseso sa ating ginagawa hanggang sa gusto na nating ma-achieve agad-agad. So, in short, lahat yung mga iniisip mo na gusto mo nang mangyari sa iyong buhay ay sa madaling panahon kailangan mo nang ma-achieve. Okay? So, yan yung internalize. And stage number 3 is yung practice. You have to learn so much about prospecting, inviting, presenting, closing, and training. Okay. So, sa practice, ito ay yung pagsasanay. Okay. Learn the business, pag-aralan ang negosyo, pag-anyaya, yung inviting. Okay. Inviting, maghanap. Okay, prospecting, presenting, pagtatanghal, and closing, yung pagsasara, and training, itre-train natin yung prospect. Then, kailangan marunong ka ding humawak ng objection, handling objection, pangangasiwa sa mga pagtututol, and practice every day. Practice araw-araw. Okay, so ito yung practice na kailangan mong gawin once na nandito ka na sa empowered consumerism. Learn the business. Number one, inviting. Okay, mag-i-invite po kayo. Saan nyo po i-invite yung prospect nyo? I-invite nyo siya sa kahit saang lugar. May house presentation naman, may office presentation. O kung hindi mo kaya, dalhin mo kay upline, tutulungan kanya. Okay, inviting, pag-anyaya. Then prospecting, ito yung paghahanap, magpro-prospect ka kung saan ka makakakuha ng sa palagay mo na gustong sumali sa empowered consumerism. Tapos pagkatapos ng prospecting, pag nakahanap ka na ay siyempre ipre-present mo na
yung opportunity, presenting, okay, pagtatanghal. I-represent mo na yung opportunity sa kanila, okay, kung paano. 1, 2, 3, 4, 5. Then, pagkatapos nun, kapag naging okay na yung invite mo, ay i-close deal mo na siya. Gumawa na kayo ng commitment nyo, may distributors form tayo na pinipirmahan. Ayun, ilagay yung pangalan niya, yung address, telephone number, and kung kailan kayo ulit mag-meet or kung kailan siya rating magpa-register, yan yung closing, pagsasara ng inyong usapan. Kasi after share mo na yung opportunity. Then, of course, pag na-close mo na at register na, ay anong next? Kailangan mo nang i-training. Okay, i-training mo na yung recruit mo. Anong i-training mo na? Kailangan niyang matutunan yung mga task, NDO muna, then mga OPP. Pagkatapos nun, pag na-train mo na siya doon, saka mo na isabak sa ASAP. Last na yung ASAP. Pero huwag kalimutan, may mga tasks ng bagong distributors. Yung new distributors orientation. Kailangan malaman niya yung attitude ng isang AIM. At kailangan niyang panoorin yung mga video ng ating mga BOD. Kailangan niyang alamin yung sistema. So, yan yung mga trainings na ibibigay sa isang bagong distributor or bagong napasali sa empowered consumerism. Then, of course, pag once na napasali na isang prospect, kahit ongoing na yung training niya, marami pa rin siyang tatanong sa'yo. So, be prepared na mga kailangan marunong kang humawak ng objection kasi maraming tanong yan. Okay? Kailangan mong masagot ang mga yon. Then, everyday practice, araw-araw, practicein mo na siya hanggang masanay na. Okay, so yun yung number 3 stages, practice. And number 4 stage of commitment is achieve. Ito naman ay yung achieve, makamit. It's a matter of time. Ito ay isang bagay ng oras. It taken time or decades. Ang negosyo kasi minsan or sa mga gusto mong ma-achieve ay hindi agad-agad. It takes a year, 5 years, 10 years. Depende kasi sa commitment mo. Kapag malalim yung commitment mo, syempre mas mas mabilis din ma-achieve yung dream mo. Okay, so ayan yung achieve, kailangan na yung commitment mo ay malalim. If your commitment is deep, you can achieve it in short period of time. Okay, ayan na. Ayun, kaya yung commitment mo ay depende. Kung malalim yung commitment mo, syempre mas mabilis at mas mapaaga na ma-achieve yung dreams mo. Okay, so yan yung achieve. And stage number 5, commit to life and success. Ito yung commit to life and success. Ito, kapag nakamit mo ang iyong tagumpay, may responsibilidad kang tutulungan ang iba. Meaning, kailangan mo ding
pag nagiging ano ka? Ito, naging successful ka na, success ka na sa business mo, success ka na sa dreams mo, yung goal mo ay na-achieve mo na, then you are ready to share also to others the business. Kasi the more you help, the more success you have in your business. Okay, so kailangan dito kasi sa empowered consumerism ay magtutulungan. Kung meron kang knowledge at may nagtatanong din sa'yo, kahit ka-cross line mo, kahit hindi mo siya ka-team, kailangan ding tulungan mo siya. Kasi ito ang sinasabi na because the more you help, the more success you have in your business. At syempre, lahat ng empowered consumerism, nandito sa empowered consumerism, ay iisa lang yung pangarap natin. Iisa lang yung ating mga adhikain na matupad ang ating mga pangarap sa ating buhay. So, ito yung commit to life and success. Ipangako mo sa sarili mo din na mag-build ka ng leaders para yung leaders na yon ay makapag-build din ng sarili niyang organization. At syempre, siya na nakapag-build ng organization ay mag-build din yung napag-sharean niya. So, lalong lumalaki yung ang inyong network or organization, kaya lalong lumalaki, dumadami, at magiging success na kayo dahil sharing one another yung ginagawa natin dito. Okay, so ano pa? Meaning, your network is getting bigger. Ibig sabihin, ang iyong network, ito yung makakuha ng mas malaki. Okay, ito yung sinabi ko na lalaki ng lalaki, mag-expand na ang ating network. Okay, when you achieve your success, you have the responsibility to help others. Okay, so ito yung pagtutulungan. Okay, so yan ang 5 stages of commitment. Okay, it's all about commitment. Okay, so ang commitment natin, okay, inuulit ko, kapag malalim ang ating commitment ay mas mabilis ma-achieve ang ating dreams. Okay. So, uray numatay tibagi no matungpal tikari kunana ti Ilocano. Okay, so God bless and see you for the next topic. Bye-bye!